The Architect, First Love. Paano kung isang gabi ay magising ka na lamang na walang kahit na anong suot na damit? At paano kung sa pagising mo, katabi mo na ang pinsan ng iyong best friend na katulad mo ay wala rin kahit na anong suot na damit? Iiwasan mo ba siya o mamahalin, lalo na kung malaman mo na siya ay may lihim rin na pagtingin sa'yo? Bibilin ko na lahat ng tinda mong barbecue. Just talk to me. Malamig pero malambing na sabi ni Marcus. Kaya naman ay napakunot ang noon ni AC. Pwede ba umalis ka na lang? Wala ka bang iguguhit na bahay? At saka, hindi tayo sure kung may nangyari, no? Porke ba't pareho tayong walang damit? Ibig sabihin may nangyari na sa atin? Iritang sagot ni AC kay Marcus, ang pinsan ni Marie na nakatabi niya sa pagtulog ng birthday ni Marie. Nagtaas ng kilay si Marcus. Umigting ang kanya panga dahil sa sagot ni AC. Yung katotohanan na pareho tayong walang damit nung nagising, malaking katibayan na yun na may nangyari sa atin. Lasing tayo at posibleng nakalimutan lang natin. Naiintindihan mo? Medyo malamig na sagot ni Marcus. Kunot noon na tumitig si AC kay Marcus dahil sa sinabi nito. Saglit niyang itinigil ang pagpaypay ng kanyang barbecue na niluluto para sagutin ang binata. May nangyari man o wala, wala kang obligasyon sa akin, Architect. Can't you see? May anak na ako. Wala kang mapapala sa akin. Matigas na sagot ni AC kay Marcus. Nagkibit balikat si Marcus. Bakit? May batas ba na nagsasabi na bawal kitang panagutan? At ano naman kung may anak ka na? As long as wala kang asawa, hindi bawal ang ligawan ka. Sagot ni Marcus sa sinabi ni AC na siyang nagpatigil kay AC sa paggalaw. Hindi inaasahan ni AC ang sasabihin ni Marcus, lalo na't kilala niya si Marcus bilang pinakasnab na pinsan ni Marie. Hindi niya akalain na kayang tanggapin ni Marcus ang pagiging single mom niya. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Bakit nga ba hinahabol ni Marcus ngayon si AC? Napapikit na lamang ng kanyang mga mata si AC nang kanyang maalala kung bakit siya ngayon hinahabol ni Marcus, ang architect na pinsan ng kanyang BFF na si Marie. Bes, sige na kasi birthday ko naman yun eh, punta ka na. Iwan mo na lamang si Laika sa mama mo. Gumuso si AC dahil sa suggestion ng kanyang best friend na si Marie. Gusto man pumunta ni AC sa birthday ng kanyang kaibigan, ay hindi naman yun pwede. Dahil maliban sa walang magbabantay sa mga tinda niyang barbecue, ay kailangan niya rin kumayod para sa anak niyang si Laika, ang 2 taong gulang niyang anak. Dalagang ina si AC, simula nang mapagdesisyon na niyang iwan ang ex niyang nag-cheat sa kanya. Kaya imbes manghingi ng sustento sa ama ni Laika, ay mas pinili na lamang ni AC na buhayin at itaguyod ang anak na mag-isa. Don't tell me, di ka na naman pupunta. Nakasimangot na tanong ni Marie kay AC. Huminga ng malalim si AC bago tumitig sa kaibigan ng seryoso. Eh, kasi naman. Hindi natapos ni AC ang sasabihin sa kaibigan nang biglang nagsalita si Marie na dahilan ng pagsuko niya sa kaibigan. Pupunta ka ha, hihintayin kita. Ay, sige na nga, papaalam lang ako kila mama. Pagsuko ni AC na siyang nagpangiti kay Marie. Kinabukasan, dahil nga pumayag ang nanay ni AC na magbantay kay Laika, ay tinupad naman ni AC ang pangako niya sa kaibigan na si Marie, ang pumunta sa birthday party nito na mangyayari sa bahay ng kaibigan. Isang simpleng maroon cocktail dress lamang ang suot ni AC nang pumunta sa bahay nila Marie. At doon nga ay sinalubong siya kaagad ni Marie ng isang shot ng tequila. Bes, you made me happy! Thank you talaga sa pagpunta ha! So, dahil ngayon ay birthday ko, dapat walang hihindi ah. Iinom tayong lahat magdamag. Naiintindihan mo? Masayang sabi ni Marie kay AC. Napakagat ng kanyang pangibabang labi si AC at malungkot na umiling bilang sagot sa kaibigan. I'm sorry, bes, pero hanggang alas 10 lang ako eh. Alam mo naman, hahanapin ako ni Laika, diba? Sagot ni AC kay Marie. Malungkot man sa sagot ni AC ay naiintindihan naman niya ang best friend. Kaya imbis na pilitin niya itong manatili sa kanila, ay pinainom na lamang niya ito ng 2 pang shot ng tequila na kaagad namang tinanggap ni AC. Bes, CR lang ako ha. Nauutal na sabi ni AC kay Marie. Tumango naman si Marie. Sige, alam mo naman kung saan ang restroom namin, di ba? Tanong ni Marie kay AC. Tumango si AC bilang sagot kay Marie. Kaya kahit nahihilo na, ay pilit pa rin siyang naglakad papunta sa CR. Pero habang papunta sa CR,
ay laking gulat ni AC nang biglang may yumakap sa kanyang likuran. What the? Hindi natapos ni AC ang kanyang sasabihin nang bigla siyang iparap ng lalaking yumakap sa kanya mula sa likod. Akmang sasampalin ni AC ang lalaki nang walang pag-aatubiling sinunggaban siya ng lalaki ng isang mainit na halik. Kiss me back, babe. Bulong ng estrangherong lalaki kay AC. At dahil siguro sa impluwensya ng alak sa katawan ni AC, ay walang pagdadalawang isip na gumanti rin siya ng halikan sa estrangherong lalaki. At yun na nga ang dahilan kung bakit sunod ng sunod sa kanya ang pinsan ni Marina si Marcos. Hindi naman inaasahan ni AC na si Marcos palang kahalikan niya noon. Pero mas hindi niya inaasahan na may mangyayari sa kanilang dalawa ng binata. Lalo na at wala talaga siyang matandaan pagkatapos ng halik na iyon. Oh, natahimik ka. Naalala mo ang nangyari sa atin, oh. Asar na tanong nito kay AC. Umirap si AC dahil sa tanong ni Marcos. Walang nangyari, no? Period. At kung meron man, alam kong hindi mo ako mabubuntis. Kaya umalis ka na, Marcos. Uulitin ko, wala kang mapapala sa akin. Wala! Inis na sagot ni AC kay Marcos. Pero imbis na mainis sa ginawang pagsagot ni AC sa kanya, ay mas natuwa pa siya sa pagmamaldita ng babae. Mas gumaganda si AC sa paningin ni Marcos. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan, di ka naman gwapo. Iritang sabi ni AC kay Marcos. Natawa si Marcos dahil sa sinabi ni AC. Ngingiti ako, babe, kasi alam ko, malapit ka na maging akin. Ano bang akala mo? After natin matulog na magkasama, tapos pareho pa tayong walang damit na suot, lalayuan ulit kita. No way, babe. Kung noon ay nagparaya ako, ngayon ay hindi na. So be ready, dahil liligawan kita sa ayaw at gusto mo. Manliligaw ako, period. No erase. Sa Mendez Company, kung saan nagtatrabaho bilang architect si Marcos, ay nagsisimula nang sumakit ang ulo ng kanyang kaibigan na si Bruce. Kaninong ulo ba naman ang hindi sasakit? E nag-order lang naman ang kaibigan niyang si Marcos ng 3 sakong bigas at nag-utos pa ito sa driver niya na bumili ng 5 kilong karne ng baboy at manok para dalhin kay AC sa babaeng kinababaliwan ng kanyang kaibigan ngayon. Bro, di naman sa hindi ako sang-ayon na ligawan mo si AC. Alam ko naman na noon pa talaga. High school pa lamang tayo, crush mo na siya. Pero seryoso ka ba talaga, pare? Bigas talagang ibibigay mo sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Bruce kay Marcos. Walang pagdadalawang isip na tumango si Marcos bilang sagot sa tanong ng kanyang kaibigan. Yeah, ano bang masama ron? Nakasimangot na sagot ni Marcos kay Bruce. Huminga ng malalim si Bruce bago sagutin naman ang tanong ng kaibigan. Hindi mo lang chocolates? Flowers? Talagang bigas, pare. Talagang mahal na mahal mo, no? Mapang-asar na tanong ni Bruce. Ilang segundong hindi nakaimik si Marcos sa sinabi ng kaibigan. Tama si Bruce. Noon pa man, may gusto na talaga siya kay AC. Naunahan lamang siya nung tatay ng anak ni AC ngayon, kaya nagparaya siya. Pero ngayong wala na sa buhay ni AC at ng anak niyang lalaki na nakit kay AC, pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat, mahalin lamang siya ng babaeng iniibig. Wala siyang pakialam sa pagiging single mom ni AC. Dahil para kay Marcos, tanggap niya ito kahit anong mangyari at handa siyang magpakaama sa anak ni AC balang araw. Oh, natahimik ka na, bro. So, ibig sabihin, oo, mahal mo talaga, bro? Nakangiting tanong ni Bruce kay Marcos. Tumitig ng seryoso si Marcos sa kaibigan bago sagutin ang tanong nito. Hulog na ako, Bruce. Ayoko nang umahon dito. Bahala na si Tadhana. Basta hindi ako susuko. Naniniwala ako na bibigay rin yun. Hindi man ngayon, pero malapit na, bro. Alam ko. Confident na sagot ni Marcos sa tanong ng kaibigan na ikinangisi na lamang ni Bruce. Sa kabilang banda naman, tawa naman ang tawa si Marie sa kwento ni AC sa kanya. Isang linggo na matapos ang birthday niya, pero ngayon lamang niya nalaman ang nangyari sa BFF niya at sa pinsan niyang si Marcos. Ano ba? Walang nakakatawa, Marie. Pagsabihan mo nga yung pinsan mo, wala siyang mapapala sa akin, no? Inis na sabi ni AC sa kanyang kaibigan na ngayon ay nandito at nakikipagchismisan sa kanya habang siya ay nagtitinda ng barbecue. Ngumuso naman si Marie. Sorry na, bes. Natatawa lang ako sa pinsan kong yun eh. Nakakatakot sa bahay pero pagdating sa'yo ang amo-amo. At saka, bakit ba ayaw mo bigyan ng chance?
Don't tell me. In love ka pa rin dun sa ex mong cheater? Mataray na tanong ni Marie kay AC. Umiling-iling naman si AC. Hindi ah, matagal na ako nakamove on sa lalaking yon. Yun naman pala eh. So bakit ayaw mong bigyan ng chance si Marcos? Kaya alam naman natin pareho na patay yun sa'yo. High school pa lang tayo. Gusto ka na nun. Ikaw lang tong ayaw maniwala sa amin. Litanya ni Marie sa kaibigan. Kaya natahimik si AC. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni AC at tumitig sa kanyang kaibigan ng seryoso. Bes, alam mo naman na single mom ako. Ano na lang ang iisipin ng pamilya mo kung papatulan ko ang pinsan mo? Professional ang pinsan mo. Samantalang ako, nagtitinda ng barbecue. Sobrang layo namin dalawa, Bes. At saka, kung noon ang pag-uusapan, you can't blame me. Playboy ang pinsan mo noon. Maraming babae ako nakikita na umaaligid sa kanya. Kaya hindi mo ako masisisi kung iisipin ko na naglalaro lang siya noon at hindi totoo ang feelings niya sa akin. Sagot ni AC na siyang ikinatahimik naman ng kaibigan. Naiintindihan ni Marie ang kaibigan, lalo na't kasama niya si AC nung panahon na niloko siya ng ex nito. Kaya alam ni Marie na mahihirapan talaga ang pinsan niyang si Marcos na paamuhin ang dalaga, especially dahil may trauma na ang best friend niya sa pag-ibig. Samantala, hindi nagtagal ay umuwi na rin si Marie sa kanila at dahil ubos na rin ang tindang barbecue ni AC, ay napagpasya niyang umuwi na rin. Laking pasasalamat ni AC nang walang Marcos ang nanggulo sa kanya ng araw na iyon. Kaya siguro swerte siya sa araw na iyon dahil wala ang arkitekto. Pero habang pauwi si AC, ay nagring ang kanyang phone. Wala siyang balak sagutin ang tawag na iyon, lalo na nang makita niyang pangalan ni Marcos sa screen. Pero dahil alam ni AC na hindi siya titigilan ng binata kung hindi niya ito sasagutin, kaya kahit labag man sa kanyang kalooban, ay huminto muna siya saglit sa paglalakad para sagutin lamang ang tawag ni Marcos. Ano na naman? Mataray na tanong ni AC kay Marcos. Grabe ka naman babe, di mo ba ako na-miss? Malambing na tanong ni Marcos kay AC. Napakunot ang noon ni AC nang marinig ang tanong ni Marcos sa kabilang linya. Umirap siya. Alam mo? Kung wala kang magandang sasabihin, ibababa ko na to. Inis na sagot ni AC sa binata. To naman oh, wait mo lang madam. Iibig ka rin sa akin soon. Anyway, tumawag lang ako para sabihin na na-miss kita. At sana dumating na yung tatlong sakong bigas na binili ko para sa'yo. Ako na lamang magdadala bukas ng ulam mo at... Hindi natapos ni Marcos ang kanyang sasabihin nang walang pag-aalinlangan na unahan siya ni AC sa pagsasalita. What? Are you serious? Tatlong sakong bigas? Bigas talaga? Gulat na tanong ni AC kay Marcos. Oo, nililigawan kita kaya... Hindi na pinatapos ni AC ang sasabihin ni Marcos. Walang pagdadalawang isip na binabaan niya ng tawag ang binata para tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Alam ni AC na bastos ang ginawa niyang pagbaba ng tawag kay Marcos. Pero dahil gulat na gulat siya sa sinabi ni Marcos, ay dali-dali siyang tumakbo pa uwi sa kanila. At laking gulat niya nang makita ang tatlong sakong bigas sa harap ng pintuan nila habang nakangiti naman ang kanyang ina at nakatitig ngayon sa kanya. Anak, tingnan mo! May nagbigay daw para sa'yo! Sino? Maniligaw mo? Nakangiting tanong sa kanya ng kanyang ina. Napayuko na lamang si AC dahil sa tanong ng kanyang ina. Pinikit niya ang kanyang dalawang mata pagkatapos ay bumulong sa kanyang sarili. Ay, ano ba 'to, Marcos? Ano bang ginagawa mo sa puso ko? AC, anak, may naghahanap sa'yo. Gumising ka na dyan. Nagising si AC sa tawag ng kanyang ina, kaya kahit inaantok pa at gusto pa sana niyang matulog ay dali-dali siyang bumangon para puntahan ang ina at kung sino man ang taong naghahanap sa kanya. Umagang-umaga. Hi baby, good morning. Bati ni AC sa kanyang anak na papalapit sa kanya. Mama, good morning po. Look po oh, chocolate. Bigay po sa akin ni Tito Marcos. Salubong ni Laika pagkalabas ni AC ng kanyang kwarto. Gulat at hindi makapaniwala na tumitig si AC sa anak. Walang pag-aalinlangan na tumakbo siya sa sala para tingnan kung andun ba talaga ang binata. At laking gulat niya na makita ang binata roon. Nakangiti at masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang ina. Marcos! Tawag ni AC sa binata. Agad na lumingon sa kanya si Marcos nang hindi inaalis sa labi nito ang ngiti. Gising ka na pala. Tara, kape muna tayo.
yaya ni Marcos sa kanya. Pero imbis sagutin ni AC ang alok ni Marcos sa kanya, ay kunot noo siyang tumitig sa binata. Mag-usap tayo sa labas. Walang kabuhay-buhay na sabi ni AC kay Marcos bago siya naunang lumabas kay Marcos. Ramdam ni AC ang pagsunod sa kanya ng binata. Nasa likod niya ito ngayon, kaya pagdating na pagdating nila sa labas, ay walang pag-aalinlangan na tumitig siya kay Marcos. Nakasimangot siya at hindi maipinta ang mukha. Ano na naman to? Di ba sabi ko sa'yo? Wala kang obligasyon sa akin. Walang nangyari sa atin noong gabing yon. At kung meron man, one night stand lang yon. Itigil mo na itong Marcos, pwede ba? Litanya ni AC na siyang ikinatingin ni Marcos sa kanya ng seryoso. Nagtaas ng kilay si Marcos. Bigyan mo ako ng rason para tigilan ka. Ano? Malamig na tanong ni Marcos sa kanya. Nagkibit balikat naman si AC. Can't you see? May anak na ako, Marcos. Ano na lang ang sasabihin nila sa'yo? Ng pamilya mo kung papatulan mo ako. Hindi mo pa nakikita. Iba ang mundo natin. Medyo iritang sagot ni AC kay Marcos. Umiling-iling si Marcos. Talagang hindi ko nakikita at talagang hindi ko naiintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako pinapatigil. Noon ay nagparaya ako kasi alam kong mahal mo siya. Pero ngayong hindi na, wala nang atrasan to. Ilalaban kita, AC. At ano naman kung may like ka na, handa akong magpakatatay sa kanya. Mamahalin ko siya na parang tunay kong anak, babe. Tanggap ko siya dahil anak mo siya. Kaya wag mo naman i-down ang sarili mo dahil sa may anak ka na. Kasi may anak ka man o wala, tanggap kita. You deserve to be happy. At sinusumpa ko sa'yo, ako lamang ang makapagbibigay ng saya sa'yo. Sagot ni Marcos na siyang nagpatigil kay AC. Hindi siya makapaniwalang tumitig kay Marcos. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa sinabi ng binata. Hindi inaasahan ni AC na sasabihin iyon ni Marcos sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ay, ewan ko sa'yo. Naliligaw ka pero... Bigas? Ano yon, suhol? Pag-iiba ni AC ng usapan. Ngumiti si Marcos kay AC bago sagutin ang tanong nito. Praktikal lang tawag dun, babe. Madaling maubos ang chocolates at flowers. Pero ang bigas, yun ang kailangan nating lahat. At saka I know, dagdag points na yun sa akin kay tita. Umirap si AC. So, binibili mo ang mama ko? Tanong ni AC kay Marcos. Umiling naman si Marcos. Hindi naman ako ganyan, baby. I just want you to give the best of the best. Kaya hanggat kaya ko, ibibigay ko lahat para sa'yo at kay Laika. Malambing na sagot ni Marcos na nagpatahimik sa babae. Hindi agad nakasagot si AC. Ilang segundo siyang nanahimik bago muling nagsalita. Anyway, dito ka na mag-breakfast. Nakakahiya naman sa bigas at ulam mo. Alok ni AC kay Marcos. Umigting naman ang panga ni Marcos. Gusto ko sana, love eh. Ang kaso, may meeting pa kami ng mga katrabaho kong engineers. Maybe tomorrow, babalik na lang ako rito. Nag-promise din ako kay Laika na igagala ko siya bukas. So, see you tomorrow, pretty. Sagot ni Marcos kay AC. Gusto pa sana ni AC magtanong sa binata. Pero tinawag na siya ng kanyang ina, kaya hinintay na muna ni AC na makaalis ang sasakyan ni Marcos bago muli pumasok sa kanilang bahay. Oh, nasa na si Marcos? Kakain na. Takang tanong ng ina ni AC sa kanya. Umiling naman si AC. May meeting pa daw po siya, ma. Si Laika po. Sagot ni AC sa kanyang ina. Abay, nasa kwarto niya. Naglalaro. Anyway, anak, mag-usap nga tayo. Si Marcos ba eh? Manliligaw mo ba talaga yon? Tanong ng kanyang ina at napabuntong hininga naman si AC. Oh, bakit hindi ka makasagot? So, manliligaw mo nga. Ulit na tanong ng kanyang ina. Ngumuso naman ang dalaga. Ma, gusto ko nga pong ipatigil siya sa ginagawa niya eh. Mahihirapan lang siya sa akin. Ibabash lang siya ng mga tao sa pagpatol niya sa akin na isang single mom. Pero wala eh. Matigas po ang ulo niya. Paliwanag ni AC sa kanyang ina. Ngumiti naman ang ginang. Ibig sabihin lang nun, anak, eh mahal ka niya. Alam mo, ramdam ko yun kanina habang kausap ko siya at ramdam ko rin na tanggap niya si Laika. Alam mo, AC anak, kung ako ang tatanungin mo, wala akong problema kung maging kayo man sa hinaharap. Wala naman yun sa pagiging single mom mo eh. Kung nagmamahalan kayong dalawa, huwag niyong isipin ang sasabihin ng iba. Pakiramdaman niyo lang kung anong sinasabi ng puso niyo. Ang mahalaga,
Wala kayong tinatapakan na ibang tao. Ang mahalaga ay kayo. Hindi makaimik si AC sa sinabi ng kanyang ina. Napakagat siya ng kanyang pangibabang labi habang nakatitig sa kanyang ina na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanya. Sa tingin mo, ma, deserve ko ba talagang sumaya pa? Talaga bang tanggap kami ni Marcos? Sunod-sunod na tanong ni AC sa kanyang inang si Percy. Huminga ng malalim si Percy bago yakapin ang kanyang anak na siyang nagpangiti kay AC. Walang tao sa mundo na hindi deserve ang sumaya, anak. Kriminal ka man o hindi, deserve mong sumaya. Tandaan mo yan, iha. So choose to be happy. Kahit gaano kahirap, piliin mo palagi ang maging masaya. Naiintindihan mo. Kinabukasan, nagising si AC na may ngiti sa kanyang labi. Dahil ang anak niyang si Laika ang unang nakita ng kanyang mata, pagising na pagising niya. Good morning, mama! Nakangiting bati ni Laika sa kanyang ina. Good morning, baby! Sagot naman ni AC sa 4 na taong gulang na anak niya. Oh, asan ang lola mo? Tanong ni AC kay Laika. Nasa labas po, mama. Kausap niya po si Tuto Marcos. Bulol na sagot ni Laika sa tanong ng kanyang ina na ikinagulat naman ng dalaga. Nandito na naman siya? Takang tanong ni AC kay Laika. Opo, mama. Sabi niya po, pupunta daw po tayong 3 sa mall ngayon. Bibilhan niya daw po ako ng mga damit at maraming toys. Masayang kwento ni Laika sa kanyang ina. Napailing naman si AC, pero imbes na lumabas para puntahan si Marcos, ay kinarga niya ang anak na si Laika para umupo sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si AC. Baby, may tanong si mama ha, pwede ba? Mahinahon na tanong ni AC sa anak. Tumango naman si Laika. Opo, mama. Ngumiti si AC. Ano bang tingin mo sa Tito Marcos mo? Gusto mo ba siya? Umiling-iling naman si Laika. Hindi maintindihan ni Laika ang tanong ng kanyang ina, pero kahit ganoon, ay sinagot niya pa rin ang tanong nito. Si Tito Marcos po? Opo, mama. Marami po siyang pera eh. Palagi po siyang may dalang pagkain sa akin. Bakit po, mama? Inaway ka po ba niya? Umiling-iling si AC bilang sagot sa tanong ng kanyang anak. Hindi, baby. Di niya ako inaaway. Natanong ko lang kasi. Ah, basta. Anyway, labas na tayo. Puntahan natin sila. Sagot ni AC sa tanong ng anak niya. Sabay lumabas ang mag-ina kung saan sinalubong sila ni Percy. Ang nanay ni AC at si Marcos naman ngayon ay nakasuot ng apron. Good morning. Nakangiting bati ni Marcos kay AC. Good morning. Ang aga mo naman ata. Tanong ni AC sa binata. Naku, anak. Siya ang nagluto ng adobo. Nalaman kasi niya na paborito niyong mag-ina yon. Kaya siya na ang nagluto. Tapos sabi niya pupunta daw kayo ng mall. Kaya hinayaan ko na lamang. Paliwanag ni Percy sa anak. Dahil sa sinabi ng ina, ay agad na nilingon ni AC si Marcos na ngayon ay abala pa rin sa adobong niluluto niya. Sigurado ka ba talaga sa pagpunta sa mall? Wala kang trabaho? Takang tanong ni AC sa binata pagkaupo nilang lahat sa lamesa. Nakalive ako ng 3 days. Don't worry. Free ang schedule ko para sa inyo ni Laika. Seryosong sagot ni Marcos kay AC. Hindi na umimik pa si AC. Alam niya na kung tatanggi pa siya sa binata ay mas lalo lamang siyang kukulitin ito. At isa pa, ramdam ni AC ang excitement ng kanyang anak na si Laika sa pagpunta nila ngayon sa mall. Ilang sandali lamang, pagkatapos nilang mag-almusal ay naghanda na si AC at Laika sa kanilang pag-alis. At nang matapos silang dalawa, ay agad na silang bumiyahay papunta sa pinakamalapit na mall sa kanilang bayan. Nasa backseat si Laika, samantalang nasa passenger seat naman si AC, katabi ni Marcos sa driver seat. At dahil nga medyo traffic, ay nagkaroon ng pagkakataon si Marcos para kausapin si Laika at AC. Laika, excited ka na? Nakangiting tanong ni Marcos sa anak ni AC. Ngumiti naman si Laika. Opo, tito. Maraming toys po ba doon? Nandun po ba si Princess Belle? Inosenteng tanong ni Laika kay Marcos. Tumango naman ang binata. Oo, nandun siya. And you can buy her later. Pwede mo bilhin lahat ng gusto mo mamaya. Kumunot ang noon ni AC sa sinabi ni Marcos sa anak niyang si Laika. Huwag mong i-spoil ng anak ko, architect. Wala akong pera. Ikaw naman, baby. Yung mura lang ang kunin mo mamaya, okay? Yung kaya lang sa budget ni mama.
Sagot ni AC na siyang nagpangiti kay Marcos. Abala pa rin si Marcos sa pagmamaneho, pero hindi hadlang iyon sa kanya para kausapin ang mag-ina. Kalma ka lang babe, ako ang nagdala sa inyo dito. Kaya kung anong gustong bilhin ni Laika, sagot ko lahat. Tsaka please remember, I don't mind the gumastos ng pera kung kayo naman ni Laika ang paggagastusan ko, okay? Hindi pang i-spoiled ang tawag doon, kasi yun ang deserve mo. Kaya huwag ka na mag-isipan ng kung ano-ano. Sagot ko tong family date natin, naiintindihan mo? Napatigil at hindi kaagad nakakibo si Ace sa sinabi ng binata. Gusto pa sana niyang magsalita, pero dahil nasa mall na sila, ay mas pinili na lamang ni Ace ang manahimik, lalo na't alam niyang talo lamang siya sa binata. Sabay silang tatlo na pumasok sa mall. Kakargahin sana ni Ace ang anak na si Laika, pero naunahan siya ni Marcos na gawin iyon. Kaya grabe ang kabang naramdaman niya sa oras na iyon, dahil sa takot na makita sila ng mga taong nakakakilala kay Marcos. Just hold my hand babe, ako nang bahala sa prinsesa natin. Bulong ni Marcos kay AC. Umiwas ang tingin si AC kay Marcos. Mas lalo siyang kinakabahan dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Marcos sa kanya. At isa pa, ramdam ni AC ang pagpula ng kanyang pisngi dahil sa sobrang hiya. Hold your hand. Ayoko nga, bilisan mo na lang dyan ang matapos na tayo. Nauutal na sagot ni AC kay Marcos. Ang daming toys dito! Bye po ako ah! Masayang masaya si Laika pagdating nila sa toy store kung saan na doon ang iba't ibang laruan na gustong gusto niyang magkaroon. Sure baby, piliin mo lahat ng gusto mo. Sagot ko ang lahat. Sagot ni Marcos sa bata, kaya naman ay mas lalong natuwa si Laika. Samantalang nakasimangot naman si AC. Nahihiya siya ngayon kay Marcos, pero hindi siya magsisinungaling. Natutuwa siyang makitang masayang anak niyang si Laika. Okay ka lang ba? Tanong ni Marcos sa kanya. Tumango naman si AC. Ah, oo, okay lang ako. Masaya lang ako kasi masaya ang anak ko dahil sa'yo. Salamat. Ngumiti naman si Marcos. Sabi ko naman kasi sa'yo, pwede na ako maging daddy. Kasalan lang natin ang kulang, you know? Pabirong sagot ni Marcos na nagpatawa naman sa dalaga. Isang linggo na ang lumipas. Simula nang hayaan ni Ace na ligawan siya ni Marcos. Hindi na niya pinahinto ang binata dahil para kay Ace, walang masama kung bubuksan niya ang puso para sa isang lalaki. Tsaka magsisinungaling si Ace kung sasabihin niya na hindi siya masaya sa kung anong pinapakita ni Marcos sa kanya at sa kanyang anak. Mama, ang ganda po rito oh! Sakay po tayo sa rides! Inosenteng sabi ni Laika sa ina. Nandito silang dalawa ngayon sa Enchanted Kingdom kasama nila si Marcos. Nung una ay ayaw pa sanang pumayag ni AC, pero nang makita niya masaya ang kanyang anak ay sumama na rin siya. Kaya mo ba? Kaya po mama, sasamahan naman po ako ni Papa Marcos po eh. Nakangiting sagot ni Laika sa kanyang ina. Tulala at gulat naman si AC dahil sa sinabi ni Laika. Hindi niya inaasahan na tatawagin Papa ni Laika si Marcos. Napaubo si AC dahil sa sinabi ng anak. Anak? Anong sinabi mo? Papa? Sunod-sunod na tanong ni AC kay Laika. Opo mama, si Papa Marcos po. Sabi niya po eh, pwede ko siyang tawagin Papa. Bakit po? Bawal po ba? Malungkot na tanong ni Laika kay AC. Nilingon ni AC ang binatang si Marcos. Pero hindi rin yung kaagad nagtagal dahil agad niyang binaling ulit ang kanyang tingin sa kanyang anak. No baby, nagulat lang si mama. Pero kung gusto mo siyang tawagin papa, wala namang problema sa akin, basta masaya ka. Sagot ni AC kay Laika na nagpangiti sa bata. Mahigit 2 oras lang ang tinagal nilang tatlo sa Enchanted Kingdom. Pagkatapos noon ay agad nang hinatid ni Marcos si AC at Laika sa kanilang bahay. Papa Marcos, babalik ka po bukas? Tanong ni Laika kay Marcos. Tumango naman si Marcos. Oo naman, at sa park naman tayo pupunta bukas. Promise ko yan. Pangako ni Marcos na siyang ikinangiti naman ng bata. Sige na anak, may trabaho pa si Papa Marcos mo bukas. Pasok ka na sa loob. Kakausapin ko lang muna si Papa mo. Usal ni Ace sa kanyang anak na agad namang sinunod ni Laika. Pagkaalis ni Laika sa kanilang harapan ni Marcos, ay doon ay pabirong ngumiti si Marcos sa harap ni Ace. Kunot-no na tumitig si Ace kay Marcos dahil sa pangiti nito sa kanya. Oh, ba't naman nakangiti ka dyan? Ano ba nakakatawa? Mataray na tanong ni AC kay Marcos.
Umiling naman si Marcus. Wala naman babe, happy lang ako kasi. Finally ay tanggap mo na ako bilang papa ni Laika. Kaya ngayon, ang tanong ko naman kailan mo ba ako matatanggap bilang boyfriend? Mapang-asar na tanong ni Marcus kay AC. Ngumuso naman si AC. Hindi alam ni AC kung paano magre-react sa sinabi ng binata. Pakiramdam kasi niya, mas gusto na lang niyang magpakain sa lupa dahil sa sobrang kahihiyan sa mga oras na iyon. Ngumisi naman ang binata. Grabe, kinikilig ka no? Asar ni Marcus kay AC. Umirap naman ang babae. Kinikilig your face? Umalis ka na nga. Baka maliit ka pa sa trabaho mo ako pang sisihin mo. Nahihiyang sagot ni AC kay Marcus. Tumango naman si Marcus sabay sakay niya sa kanyang SUV na sasakyan. Samantala, hinintay muna ni AC na makaalis si Marcus bago pumasok sa kanilang bahay kung saan nadat na niyang kanyang inang si Percy na nagluluto. Mama, si Laika po. Tanong ni AC sa ina. Nasa kwarto niya anak, puntahan mo na. Magluluto muna ako dito. Pagkatapos ay tatawagin ko na lamang kayo. Sagot ng ginang na agad naman sinunod ng babae. Pumunta siya sa kwarto ng anak para kausapin ito tungkol sa isang bagay. Gusto ni AC na bago siya gumawa ng desisyon ay alam ito ng kanyang anak na si Laika. Bata pa si Laika. Pero ang gusto ni AC ay mas maaga pa ay malaman na ng anak niya ang gustong gawin niya sa buhay. Mama? Tawag ni Laika sa kanyang ina na ngayon ay nasa loob ng kanyang silid. Pwede ko bang makausap ang baby ko? Tanong ni AC sa kanyang anak. Tumango naman si Laika. Opo mama, bakit po? Inosenteng tanong ni Laika sa ina. Ngumiti naman si AC at saka huminga ng malalim. Si Marcus, si Tito Marcus mo, gusto mo ba talaga siya? Tanong ni AC sa kanyang anak. Tumango at ngumiti si Laika bilang sagot sa kanyang ina. Opo, opo mama, mabait po si Papa Marcus at marami po siyang money. Palagi niya po akong binibilhan ng pagkain at mga toys. Bakit po? Kayo po, ayaw niyo po sa kanya? Umiling-iling naman si AC. Gusto ko siya, baby. Kung gusto mo siya, gusto ko rin siya. Mahinang sagot ni AC na nagpangiti naman sa kanyang anak. Okay po, mama. Yun lang po ba? Matutulog na po muna ako, ha? Pakisabi na lamang po kay Lola. Mamaya na po ako kakain. Pakiusap ni Laika sa kanyang ina. Dahil sa kagustuhan ng anak na matulog na muna, ay hinayaan na lang muna ni AC na matulog si Laika. Dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto ni Laika para pumunta sa sala at na makapag-isip-isip muna saglit. Iha, okay ka lang ba? Meron ka bang problema? Tanong ni Percy sa kanyang anak. Lumingon naman si AC sa ina at tipid na ngumiti rito. Ma, ayos lang po ako. Pagsisinungaling ni AC sa kanyang ina, umiling-iling ang ginang sabay upo niya sa tabi ng anak. AC, baka nakakalimutan mo. Anak kita, mama mo ako. Hindi mo man sabihin sa akin o magsinungaling ka man sa akin. Pero ramdam ko, may problema ka. Tungkol ba yan kay Marcus? Nag-aalala ang usal ni Percy sa anak. Huminga ng malalim si AC bago sagutin ang tanong ng ina. Ma, okay lang kaya nabigyan ko siya ng chance? Ang totoo po kasi ma, natatakot ako eh. Natatakot po ako masaktan ulit. Nakakadala po ang pag-ibig. Nakakatrauma po eh. Pag-amin ni AC sa kanyang ina. Ngumiti naman si Percy. Abay, normal lang naman ang masaktan sa pag-ibig anak. Walang nagmamahal na hindi nasasaktan. Oo mahirap pero worth it rin sa huli. At kung iniisip mo na bigyan si Marcus ng chance, abay wala namang masama dun iha. Basta bukal sa loob mo, walang masama na sumugal ulit sa pagmamahal. At saka kung masasaktan ka man anak, nandito lang naman ako, hindi kita iiwan. Always choose to be happy anak, para sa'yo at para kay Laika. Piliin mo maging masaya at maging malaya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni AC ang kanyang makikita sa kanilang sala. Kung noon ay sanay siyang makitang nasa bahay nila si Marcus, pero ngayon ay iba. Tulala at hindi makapaniwala si AC. Hindi niya inaasahan na muling makita ang lalaking nang iwan sa kanya at sa anak niyang si Laika. 4 na taon na ang lumipas. Kevin! Tawag ni AC sa pangalan ng dating kasintahan. Ngumiti si Kevin na nilingon si AC. Kumusta ka na? Tanong ni Kevin kay AC. Pero imbis na batiin pabalik ni AC ang lalaki,
ay marahas niya itong hinawakan sa kanang kamay para hilahin palabas ng kanilang bahay. Pagkalabas na pagkalabas nilang dalawa, ay doon buong tapang na tinitigan niya si Kevin ng seryoso. Nakataas ang kilay ni AC habang nakatitig sa dating kasintahan. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka pa bumalik? Ano bang kailangan mo? Sunod-sunod na tanong ni AC kay Kevin. Tipid na ngumiti si Kevin bilang tugon sa dating nobya. Alam kong galit ka, AC, pero I just want to see our daughter. Gusto ko lang makita ang anak natin. Gusto ko lang siyang makausap. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya at lalo na sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo para sa lahat ng mga ginawa ko. Sagot ni Kevin na siyang nagpatigil kay AC. Napakagat ng kanyang pangibabang labi si AC. Oo, aaminin niyang galit siya sa ginawa ng kanyang dating nobyo. Pero kahit ganoon man, ay hindi mabubura ng galit niyang katotohanan na si Kevin ang ama ng kanyang anak. AC, please, bigyan naman natin ng chance ang pamilya natin. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo at kay Laika noon. Mali ako. Gusto ko lang bumawi kaya nandito ako ngayon. Dagdag pa ni Kevin nang hindi sumagot ang babae. Yumuko siya. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng seryoso kay Kevin. Kay Laika, sa kanya ka bumawi, Kevin. Wala ka nang aasahan sa akin. Kung gusto mo talagang patawarin kita, magpakaama ka sa anak ko, na anak mo rin. Yun lang ang tanging gusto kong gawin mo. Sagot ni AC na nagpailing kay Kevin. Bakit, AC? May iba na ba dyan sa puso mo? Tanong ni Kevin. Hindi ka agad nakasagot ang babae. Nung akmang sasagot na sana siya, ay biglang may isang baritonong boses ang inunahan siya sa pagsagot. Boses na kilalang kilala ni AC. Hindi mo na sila makukuha pa. Manigas ka. May diin at galit na wika ni Marcos na kararating lamang. Marcos! Tawag ni AC kay Marcos. Nagtaas ng kilay si Kevin. Sino ka ba? Usapang pamilya to. Huwag kang makialam. Malamig na tanong ni Kevin kay Marcos. Akmang susugod si Marcos kay Kevin dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito nang dali-daling niyakap siya ni AC para pigilan. Tama na, please! Pakiusap ni AC kay Marcos, sabay lingon niya kay Kevin para kausapin. Umalis ka na, Kevin, please. Kakausapin na lang kita kung kailan mo pwedeng makita ang anak natin. Pero sa ngayon ay umalis ka na. Pakiusap! Pakiusap ni AC kay Kevin at agad naman itong umalis. Pagkaalis na pagkaalis ni Kevin sa harap nila ni Marcos, ay walang pag-aalinlangang humarap ng seryoso si Marcos sa babaeng kanyang minamahal. Kinukuha niya kayo? Ano, papayag ka? Babalik ka sa kanya? Paano naman ako? Sunod-sunod na tanong ni Marcos kay AC. Umiling-iling naman ang babae bilang sagot. Hindi, hindi ako babalik sa kanya, Marcos. Ayoko na, at alam mo yan, diba? Eh bakit nandito siya? Malamig na tanong ni Marcos. Dahil kay Laika. Gusto niyang bumawi sa anak namin. Yun lang, Marcos, wala nang iba. Depensa ni AC sa binata. Nagtaas ng kilay si Marcos. Pero gusto niyang bumalik. Papayag ka? Tanong ulit ni Marcos kay AC. Umiling naman ang babae. Wala na, Marcos. Wala na. Wala na siyang babalikan pa sa akin. Ngumuso naman si Marcos. And what about me? May pag-asa ba ako? Ako na ba? Mahal mo na ba ako, babe? Pwede na ba tayo? Mga tanong ni Marcos na siyang nagpatahimik sa babae. Hindi nakasagot si AC. Imbis na sagutin ang tanong ni Marcos sa kanya, ay umuko na lamang siya at huminga ng malalim. Hinarap lamang ni AC si Marcos nang marinig niya ang paghinga nito ng malalim katulad niya. Titig na titig siya sa dalawang mata ng binata. Hindi na siya, pero hindi rin ako. Malungkot na wika ni Marcos. Marcos! Hindi natapos ni AC ang kanyang sasabihin kay Marcos nang biglang putuli ni Marcos ang kanyang pagsasalita. Alis na ako. Dadalaw na lang ako ulit bukas kung kailan ako pwede. At yung apat na sakong bigas na binili ko para sa inyo, nasa loob na ng bahay nyo. Ingat ka. Paalam ni Marcos kay AC na ikinagulat ng dalaga na hindi siya nakaimik kay Marcos, lalo na at nagmamadali itong nagmaneho palayo sa kanya na siyang ikinalungkot ni AC. Pagkaalis ni Marcos, ay doon naman lumabas ang ina ni AC na takang nakatitig sa kanya. Anak, si Marcos ba yon? Tanong ni Percy sa anak. Pero imbis na sagutin ni AC ang tanong ng ina, ay dali-dali niya itong niyakap at doon naglabas ng sama ng loob dahil sa nangyari. Ma,
Hindi man lang niya ako pinatapos. Kung kailan sigurado na ako sa feelings ko sa kanya. Doon naman siya umalis. Ay, nakakainis. Magtul na AC sa kanyang ina. Napangiti naman si Percy sa kwento ng anak. Kaya nung humiwalay si AC sa pagkakayakap sa kanya, ay kinuha na niya yung pagkakataon para hawakan ng kanyang anak. Hindi pa huli ang lahat, anak. Puntahan mo siya at sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Usal ni Percy sa anak. Paano naman ma kung hindi siya maniwala? What if iwasan niya ako? Ano bang gagawin ko? Malungkot na tanong ni AC. Hindi mo malalaman, anak, kung hindi mo susubukan. At isa pa, ang totoong nagmamahal, kahit ilang beses ka man masaktan ng taong mahal mo, hindi basta-basta mawawala ang pagmamahal mo para sa kanya. Kaya sige na, puntahan mo na siya at aminin mo na sa kanya na mahal mo siya. Hanggat hindi pa huli ang lahat, anak. Piliin mo maging masaya, anak. Yan lamang ang hinihiling ko sa'yo bilang ina. Gabi na, ngunit hindi pa rin mahanap ni AC ang binatang si Marcos. Pagkatapos ng pag-uusap niya at ng kanyang ina kanina sa kanilang tahanan, ay dumiretso na nga siya kaagad para hanapin ang lalaking gusto niyang makita para kausapin. Hinahanap niya ito sa mga lugar na pwede nitong puntahan, pero wala siyang Marcos na nakita. Kaya kung kanina nahihiya si AC na tawagan ang kanyang best friend para tanungin kung saan posibleng makita niya si Marcos, ngayon ay hindi na. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone para tawagan si Marie at laking pasasalamat na AC nang sagutin kaagad iyon ng kaibigan. Bes, napatawag ka. Gabing-gabi na. Takang-tanong ni Marie kay AC pagsagot nito ng kanyang tawag. Pasensya ka na, Bes. Desperado lang talaga ako eh. Nagbabaka sakali lang ako kung alam mo kung nasan ang pinsan mo. Si Marcos, kailangan lang talaga namin mag-usap, Bes. Sagot ni AC kay Marie. Bakit naman, Bes? May problema ba? Tanong ni Marie sa kaibigan. Umiling naman si AC. Wala, may kailangan lang talaga akong sabihin sa kanya. Pwede ba? Oo, sige. Wala akong alam na lugar na pwede niyang pagtaguan. Pero malamang, maya-maya lang ay nasa kondo na niya yon. Hindi naman yung nagtatagal lalo na gabi na eh. Text ko na lang sa'yo ang address. Mag-ingat ka, okay? Ngumiti naman si AC dahil sa sinabi ni Marie. Oo, Bes. Maraming salamat talaga, ha? Sagot ni AC sa kanyang kaibigan. Samantala, sa kabilang banda naman ay kunot noong nakatitig si Bruce sa kaibigang si Marcos. Unang beses na nagyaya si Marcos kay Bruce ng inuman pagkatapos ng kanilang trabahong dalawa. Hindi ganito ang Marcos na kilala ni Bruce. Ang kilalang Marcos ni Bruce ay pipiliin na gumuhit na lamang ng bahay at buildings kesa uminom. Babae yan, oh. Don't tell me. Bastard ka na talaga ni AC. Nag-aalala ang tanong ni Bruce kay Marcos na ngayon ay nakadalawang shot na ng rum. Imbis na sumagot sa tanong ng kaibigan, ay seryosong tumitig si Marcos kay Bruce. Hindi ako susuko. Kahit pa bumalik na yung unggoy niyang ex, hindi ako susuko, pare. Malamig na sagot ni Marcos kay Bruce. Nagtaas ng kilay si Bruce bago ito nagsalita. That's my man, kaya tama na yung pag-inom mo, pare. Umuwi ka na't bukas, balikan mo na si AC. Wala akong kaibigan na madaling sumuko. Arkitekto tayo, bro. Matapang at palaban. Wika ni Bruce na dahilan ng paghinto ni Marcos sa pag-inom. Natahimik si Marcos at hindi nakasagot kay Bruce. Ilang minuto lamang ay napagpasyahan niyang umuwi sa kanyang kondo para magpahinga na. Napag-isip-isip ni Marcos ang sinabi ni Bruce. Hindi niya dapat sukuan talaga si AC at yun bukas ang kanyang gagawin. Ipaglalaban niya si AC at Laika sa walang kwentang lalaki na si Kevin. Hindi na makakapayag pa si Marcos na muling lumuha at masaktan ang dalawang babaeng kanyang iniingatan dahil sa walang kwentang lalaki na iyon. Nakarating na si AC sa condo unit ni Marcos. Pero dahil wala pang Marcos sa loob, ay napagpasyahan ni AC na maghintay sa labas ng unit ng binata. Hanggang dumating ang isang oras at doon ay dumating na nga si Marcos. Gulat at tulala ito. Hindi makapaniwala si Marcos sa kanyang nakikita ngayon na nasa labas ng kanyang unit. AC! Tawag ni Marcos kay AC. Ngumiti at tumango si AC. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko, di mo na ako haharapin. Medyo malungkot na sagot ni AC sa binata. Nagtaas ng kilay si Marcos. Bakit ko naman gagawin yon? Tanong ni Marcos kay AC. Yumuko naman ang babae. Dahil galit ka sa akin.
sa nangyari kanina sa bahay? Naihiyang sagot ni AC kay Marcos. Napangiti naman si Marcos sa ginawang pagyuko ni AC sa kanyang harapan. Kaya walang pagdadalawang isip na binuksan ni Marcos ang condo unit niya para makapasok siya at si AC. Pasok ka. Alok ni Marcos sa babaeng iniibig. Nahihiyaman ay tumuloy at pumasok pa rin si AC sa condo ni Marcos. At doon ay sincero siyang tumitig sa binata na ngayon ay nakatitig rin sa kanya. I'm sorry. Hindi ko alam na pupunta roon si Kevin. Hindi ko na siya mahal. Maniwala ka. Malambing na sabi ni AC kay Marcos. Dahil sa sinabi ni AC ay walang pag-aatubiling kinabig ni Marcos si AC sa kanyang bewang para mas mapalapit sa kanya. Nakaramdam ng pag-iinit sa kanyang pisngi si AC dahil sa ginawa ng binata. Pumikit siya. Natawa naman si Marcos. Iniisip mo ba na hahalikan kita? Don't worry, di ko yun gagawin hanggat walang tayo. Wika ni Marcos kay AC na ikinakunot ng noon ni AC. Dahil sa sinabi ni Marcos, kinakabahan man si AC ay siya na mismo ang humalik sa binata na ikinagulat ni Marcos. Babe, bulong ni Marcos kay AC na ngayon ay patuloy pa rin siyang hinahalikan sa kanyang labi. Umiling si AC. Halikan mo ako, Marcos. Sagot ni AC sa binata na ikinalaki ng mata ng lalaki. Dahil sa init na kanyang nararamdaman dahil sa paghalik ni AC sa kanya at dahil na rin sa kagustuhan niyang halikan ito pabalik, nangako man ay walang pag-aalinlangan na hinalikan pabalik ni Marcos si AC. Mas mapusok, pero kahit ganoon ay ramdam ni AC ang pagmamahal at pag-iingat ni Marcos sa kanya habang hinahalikan siya nito. Saglit silang tumigil sa paghahalikan. Nagkatitigan silang dalawa. Ngumiti si AC. Gusto mo to? Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko kung itutuloy pa natin to. Ayoko na isipin mo na ito lang ang habol ko sa'yo, AC. Mahal kita. Gawin man natin to o hindi. Kaya tinatanong kita. Do you really want this? Malambing na tanong ni Marcos kay AC. Tumango naman ang babae. Walang pumipigil sa'yo, Mr. Architect. Gusto ko to. At siguradong sigurado ako. Buong tapang nasagot ni AC sa tanong ng binata na dahilan kung bakit. Walang pagdadalawang isip na inihiga ni Marcos si AC sa kanyang kama at doon ay muling hinalikan ito ulit. Hanggang umabot sila sa punto na tinatawag ang pangalan ng isa't isa dahil sa init na kanilang nararamdaman dahil sa kanilang ginagawa. Isang oras pagkatapos ng may nangyari sa kanila, tumabi si Marcos sa paghiga ni AC. Niyakap niya ang babae habang nakatagilid ito sa kanya. Babe, thank you. Bulong ni Marcos kay AC. Umiling naman si AC. Ako dapat ang magpasalamat. Salamat kasi alam ko at ramdam ko na mahal mo ako at si Laika. Hindi mo kami iniwan. Pero kasi si Kevin, ama pa rin siya ni Laika. Ayoko yun ipagkait sa anak ko na makilala niya ang tatay niya. Pero hindi ibig sabihin nun na babalik pa ako sa kanya. Wala na akong balak na bumalik pa sa kanya, lalo na ngayon na... Ano bang meron ngayon, babe? Bulong ni Marcos kay AC. Ngumiti siya. Ewan ko sa'yo. Bukas na tayo mag-usap. Matulog ka na. Tatawag lang ako kila nanay at Laika, okay? Sagot ni AC kay Marcos. Tumango naman si Marcos. Okay, love. Basta ba bukas? Sagutin mo na ako. Maghihintay ako. I love you. Sagot ni Marcos kay AC. Napapangiti naman ang babae habang tinatawagan ng kanyang inang si Percy para sabihin ang magandang balita tungkol sa nangyari ngayong gabi sa kanya at sa lalaking kanyang iniibig na si Marcos. Tatlong araw matapos ang hindi makakalimutang gabi ni AC at Marcos ay dumating naman ang isang araw na sobrang nagpakaba sa puso ni AC. Ang araw kung saan makikilala niya ang mga magulang ng lalaking iniibig niya. Hi love, are you ready? Nasa bahay pa nila si AC pero hindi na siya mapakali. Biglang gusto na niyang bawiin ang pinangako niya kay Marcos ng gabing iyon na gusto niyang makilala ang magulang ng binata. Papunta ka na? Tanong ni AC kay Marcos sa kabilang linya. Oo, malapit na ako. Kita na lang tayo. Sagot ni Marcos sa tanong ni AC sabay baba nito sa phone. Pagkawala ng tawag ay doon nagsimulang maglakad-lakad si AC sa kanilang bahay. Kumunot naman ang noon ng kanyang inang si Percy. Anak, kumalma ka nga.
Sumasakit ang ulo ko sa paglalakad-lakad mo eh. Huwag kang matakot. Kung magugustuhan ka nila, eh di maganda. Kung hindi naman, nandito naman kami ni Laika eh. Hinihintay ka. At saka isa pa anak, hayaan mong ipaglaban ka ni Marcos kung sakali. Dahil dyan natin makikita kung totoong mahal ka niya. Wika ni Percy sa kanyang anak na hindi mapakali sa sobrang kabang kanyang nararamdaman. Huminga ng malalim si AC. Natatakot lang ako ma, baka hindi nila ako magustuhan. Sagot ni AC sa kanyang ina, ngumiti naman ang ginang. Matanggap ka man nila o hindi, lagi mong tandaan. Nandito lamang kami ni Laika, tanggap at mahal ka namin. Pagpapalakas ng loob ni Percy sa kanyang anak. Dahil sa sinabi ng ina ay kumalma si AC hanggang sa pagdating ni Marcos para sunduin siya. Pero habang nasa biyahe silang dalawa at papalapit sa bahay ng mga magulang ni Marcos, ay doon naman muling bumilis ang tibok ng puso ni AC. Muli siyang nakaramdam ng takot at hiya. Trust me babe, magugustuhan ka nila. Pagpapakalma ni Marcos sa kanyang nobya. Tutok pa rin si Marcos sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan. Pero kahit ganoon, hindi ito naging hadlang para pakalmahin niya si AC na ngayon ay umiiling-iling habang nakaharap sa kanya. Bukas na lang kaya? Sabihin mo na lang na may ginagawa ako o magdahilan ka na lang. Nauutal na sagot ni AC kay Marcos. Ngumiti ang binata bago sinulyapan si AC. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni AC para kumalma. Babe, ngayon na. At saka, maniwala ka sa akin. Magugustuhan ka ni Mama at Papa. Kung ako nga baliw sa'yo, sila pa kaya? Sasagot pa sana si AC sa kanyang nobyo, pero huli na ang lahat dahil dumating na silang dalawa sa bahay ng magulang ni Marcos. Naunang bumaba si Marcos ng sasakyan at saka niya inalalayan si AC para makababa. At nang pareho na silang makababa sa sasakyan, ay magkahawa kamay si AC at Marcos na pumasok sa loob ng bahay nila Marcos. Nakangiti naman silang sinalubong ni Empress at Alfred, ang mga magulang ng binata. Napabitiw si Marcos sa pagkakahawak niya sa kamay ni AC nang biglang yakapin ni Empress ang kanyang nobya habang nakangiti naman ang kanyang papa na nakatitig sa kanyang ina at nobya na magkayakap. Iha, finally, na-meet ko din ang future daughter-in-law ko. Masayang sabi ni Empress kay AC pagbitaw niya sa pagkakayakap sa babae. Nakaramdam naman ang pag-init sa kanyang pisngi si AC sa pagtawag sa kanya ng daughter-in-law ng mama ni Marcos. Hindi inaasahan ni AC na tatawagin siyang ganon ng mama ni Marcos. Honey, papasukin muna natin sila at saka nakahanda na rin ng pagkain. Bawal itong paghintayin. Usal ng ama ni Marcos na unang pumasok ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Sumunod naman si Marcos at AC sa kanila. I told you, magugustuhan ka nila. Bulong ni Marcos kay AC na siyang nagpangiti naman sa kanyang nobya. Dumiretso silang apat sa dining kung saan nandun na nakahanda ang iba't ibang klaseng pagkain na pinahanda na mag-asawa para sa pagdating ni AC at Marcos sa araw na iyon. Iha, nasan palang apo namin, ang anak mo? Tanong ng ama ni Marcos. Nabigla naman ang babae. Gulat siyang tumitig sa mag-asawa na ngayon ay nakangiting nakatitig rin sa kanya. Alam niyo po? Takang tanong ni AC sa magulang ni Marcos. Sabay na tumangot ngumiti ang mag-asawa. Walang tinatago ang anak ko yan sa amin, iha. Alam namin kung gaano kanya kamahal at ang anak mo. At isa pa, walang mali sa pagiging single mom mo. Ang mali roon ay kung pinamigay mo, iniwan o pinalaglag mo ang anak mo. Siguro hindi ka talaga namin tatanggapin kung yan ang ginawa mo. Pero hindi. Pinalaki mo ang anak mo. Tinaguyod mo siya. Kaya nakaka-proud ka, iha. And yes, tanggap ka rin namin at ang anak mo sa pamilyang ito. Basta mahal ka ni Marcos, mahal ka rin namin. Nakangiting sagot ni Empress kay AC na dahilan kung bakit unti-unting tumulo ang luha ni AC sa kanyang dalawang mata. Okay ka lang? Tanong ni Marcos sa nobya nang mapansin niya ang luhang tumutulo sa mata ni AC. Tumango at ngumiti si AC bilang sagot sa tanong ng kanyang nobyo. Oo naman babe, hindi lang ako makapaniwala na tanggap na pamilya mo ang anak ko, si Laika. Salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Usal ni AC na nagpangiti naman sa magulang ni Marcos. Hindi mo dapat ihingi ng pagpapasalamat ang bagay na yon, iha.
Wala kaming rason para hindi ka namin tanggapin sa pamilya namin, pati na rin ang anak mo. Mahal ka ng anak namin, kaya welcome kayong dalawa ng baby mo rito. At saka, hindi mo na itatanong, matagal na namin ang tita mo gusto magkaapo, kaya sobra na kaming excited na makita ang anak mo. Kaya sa isang linggo, dalhin mo siya rito, pati ang mama mo, para makilala namin siya. Alis tayo papuntang Boracay. Wika ng ama ni Marcos. Masaya si AC na marinig ang sinabi ng papa ni Marcos. Pero hindi niya maintindihan kung anong meron sa isang linggo at kung bakit kailangan pa nilang sumama ng anak at mama niya. Isang linggo po? Ano pong meron sa isang linggo? Tanong ni AC sa ama ni Marcos. Ngumiti naman si Alfred. Abay, kaarawan ng boyfriend mo, iha. Sagot ni Alfred na ikinabigla naman ni AC. Agad niyang binaling ang tingin kay Marcos na ngayon ay nakatingin rin sa kanya. Birthday mo next week? Tanong ni AC. Oh love, at humanda ka. Dahil sa birthday ko ihingi ng regalo ko. Sagot ni Marcos sa tanong ng kanyang nobya. Natahimik naman ang babae. Pagkalipas ng isang linggo ay dumating na ang araw na hinihintay nila Marcos at AC. Ang araw na magsasama-sama ang pamilya nilang dalawang magbabakasyon sa Boracay. Ito na ba si Laika? Nakangiting tanong ng mama ni Marcos kay AC pagdating na pagdating nila sa isang resort sa Boracay. Opo, tita. Ito po siya. Ang anak ko. Ito naman po ang mama ko. Pagpapakilala ni AC sa kanyang pamilya. Ngumiti ang mga magulang ni Marcos bilang sagot. Tumango ang papa ni Marcos. Masaya akong makilala ang buong pamilya mo, iha. Usal ng papa ni Marcos. Salamat po, tito. Sagot ni AC sa papa ni Marcos. Ako din, masaya akong makilala kayo. At least, magkakaalaman na kung ano ang gagawin natin sa kasal ng mga bata. Nakangiting sagot ni Empress, ang mama ni Marcos. Napakunot naman ang noo ng papa ni Marcos dahil sa tinura ng asawa niya. Ani, huwag mong pangunahan ang mga bata. Let them decide, malalaki na sila. Saway ng papa ni Marcos sa asawa. Natawa naman si AC sa kakulitan ng magulang ni Marcos. Kaya walang pag-aatubiling, lumapit siya sa kanyang nobyo para bumulong. Ang cute naman ng mga magulang mo, babe. Kung hindi tayo ganyan, naku, wag na lang. Bulong ni AC kay Marcos. Kaya naman, napataas ang kilay ng lalaki. Hindi tayo tutulad sa kanila. Hihigitan pa natin sila. Sagot ni Marcos kay AC na nagpainit sa pisngi ng babae sa sobrang hiya na kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Grabe, kinikilig ka no? Asar ni Marcos kay AC. Umirap naman ang babae. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Magbibihis na ako. Mataray na sagot ni AC kay Marcos. Pwede na siyang magbihis sa oras na yon dahil kasama ng mga magulang ni Marcos at ng kanyang ina si Laika na naglalaro sa kanilang cottage na kinuha. Habang magkasama naman sila ni Marcos na nanonood sa dagat. Nagtaas ng kilay si Marcos. Don't tell me, magsusot ka ng swimsuit, babe. Medyo iritang tanong ni Marcos. Nagkibit balikat si AC. Ano ba sa tingin mo? Alangan naman na magpantalon ako dito. Eh di ba beach to? At saka normal lang naman magsuot ng swimsuit rito, no? Sagot ni AC sa kanyang nobyo. Kaya napakunot ang noon ni Marcos. Paano kung maraming lalaki? Paano kung bastusin kanila? Malamig na tanong ni Marcos. Tipid na ngumiti ang babae. Kahit ano pang suotin ang babae, kahit nakapajama o nakaswimsuit pa siya, kung babastusin siya, talagang babastusin siya. At saka, wala sa damit ang problema. Nasa tao yon. At nandiyan ka naman, diba? Hindi mo naman ako iiwan, diba? Tanong ni AC kay Marcos. Hindi agad nakaimik si Marcos. Napag-isip-isip niyang tama naman ang sinabi ng kanyang nobya. Kaya kahit hindi pa rin siya sang-ayon sa pagsuot ng swimsuit ni AC, sa huli ay pumayag na rin siya. Bilang boyfriend, alam ni Marcos sa tungkulin niyang suportahan ang girlfriend niya sa kahit na anong bagay. Ayaw naman ni Marcos mawala ang confident ni AC, kaya kahit hindi niya gusto na magsuot ng swimsuit ang girlfriend, ay papayag pa rin siya dahil sa pagmamahal niya kay AC. Ano, ayaw mo pa rin ba magsuot ako nito? Malabing na tanong ni AC kay Marcos. Umiling si Marcos. Hindi babe, I'm sorry. Sige na, magsuot ka na niyan. Basta hindi kita iiwan, mahirap na, baka maagaw ka pa sa akin. Nakangiting sagot ni Marcos sa kanyang nobya.
wala naman akong balak magpaagaw pa, no? Anyway, ano ba yung regalo na gusto mo? Baka naman mahal yan, wala akong budget. Nakasimangot na sabi ni AC kay Marcos. Ngumiti ang binata bago binigyan ng isang halik si AC sa kanyang noo. Hindi mahalaga kung magkano, basta galing sa'yo. Tatanggapin ko, babe. At isa pa, bukas, sasabihin ko sa'yo ang pinakaregalo na gusto ko. Malalaman mo bukas sa mismong birthday ko. Kaya humanda ka, babe, dahil sinisigurado ko sa'yo. Hinding-hindi matatapos ang araw bukas hanggat hindi ka nagiging akin. You'll be mine tomorrow, babe. You'll see. Malambing na sabi ni Marcos. Kaya naman ay kinilig ang babae. Kinabukasan, maganda at maaliwalas ang naging gising ni AC. Masaya siya dahil alam niyang tanggap siya ng pamilya ni Marcos. Noon nang iwan siya ni Kevin habang pinagbubuntis si Laika, hindi na umasa pa si AC na meron pang lalaking tatanggap sa kanya at sa kanyang anak. Para sa kanya bilang isang single mom ay imposible na iyon na may magmahal pa sa kanya. Pero nung dumating si Marcos sa kanyang buhay, lahat ng paniniwala niya ay nag-iba. Pinatunayan ni Marcos na may isang lalaki na kaya kang tanggapin sa kabila ng iyong madilim na nakaraan. Anak, handa ka na ba? Tanong ng ina ni AC. Lumingon si AC sa kanyang ina na may ngiti sa kanyang mga labi. Ma, kayo po pala. Si tita ho, si Laika. Tanong ni AC sa kanyang ina. Ngumiti naman si Percy sa anak. Hinihintay ka na nila, anak. Sagot ni Percy kay AC. Napakagat ang babae ng kanyang labi dahil sa hiyang nararamdaman. Sabay na lumabas ng kwarto ang mag-ina. Nakangiti si AC habang naglalakad palabas ng cabin. Isang simpleng white dress lamang ang suot ni AC. Pang beach attire kung tawagin. Wala siyang kaalam-alam sa isang surpresang hinanda sa kanya ni Marcos paglabas niya sa cabin niya. Hindi niya alam ang planong proposal sa kanya ni Marcos. Kaya ganun na lamang ang pagtataka niya nang makita ang mga design na puro bulaklak at isang heart-shaped na rosa sa tapat ng cabin nila. Takang tumitig si AC sa kanyang ina pati na rin sa mga magulang ni Marcos na ngayon ay nakangiti habang nakatitig sa kanya. Kasama rin ito ang kaibigan ni Marcos na si Bruce na siya namang katabi ni Marina best friend niya. Ano pong meron? Takang tanong na AC sa lahat. Dahan-dahang lumapit si Laika sa kanyang ina, dalang isang box na maliit. Agad naman itong tinanggap ni AC. Para saan to, baby? Tanong ni AC sa anak. Ngumiti naman si Laika bago sagutin ang tanong ng kanyang ina. Ilang taon niyo po akong inalagaan, mama. Kaya ngayon po, gusto ko po sana, kayo naman po ang maging masaya, mama. Be happy, mama. I love you po. Inosenteng sagot ni Laika sa kanyang ina. Napapaluha naman si AC sa sinabi ng kanyang anak. Sabay ng pag-alis ni Laika sa harap ni AC, ay doon naman narinig ni AC ang isang musika na familiar sa kanya. Pero ang pinakaumagaw ng kanyang atensyon ay ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon, si Marcos. May dalang isang bouquet ng flowers at may hawak rin itong mic sa kanyang harapan. Umiling-iling si AC. Naguguluhan siya kung anong nangyayari. Pero hindi maipagkakailang masaya si AC ng mga oras na iyon habang tuloy pa rin siya sa pagluha. Hi babe, happy birthday to me. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo kahapon? Ngayon ko ihingi ng regalong gusto ko galing sa'yo. So ang tanong ko, ready ka na ba? Nakangiting usal ni Marcos kay AC. Nahawak-hawak pa rin ang isang box na bigay sa kanya kanina ni Laika. Anong gusto mo? Nauutal na tanong ni AC kay Marcos. Umigting ang panga ni Marcos. Ngumiti siya ng mapang-asar na mas nagpagulo sa utak ng babae. Ikaw babe, ikaw at ang oo mo. Sagot ni Marcos sa tanong ng kanyang nobya. Nabigla si AC. Ha? Takang tanong ni AC kay Marcos. Open it. Buksan mo yung box na binigay ni Laika at malalaman mo kung anong ibig kong sabihin. Sagot ni Marcos na lalong pinagtaka ng babae. Wala mang maintindihan sa sinabi ng kanyang nobyo ay sinunod pa rin ni AC ang utos ni Marcos. Binuksan niya ang box na dala ni Laika at doon niya nakita ang laman ng box. Isa itong diamond ring kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Tulala siyang tumitig sa nobyo niya na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanya. Marcos! Hindi natapos ni AC ang gusto niyang sabihin nang muling magsalita si Marcos. Alam ko nagsisimula pa lamang tayong dalawa
bago pa lang kumbaga. Pero babe, high school pa lamang tayo. Alam kong ikaw na. Noon pa lang ay sigurado na ako sa'yo. Noon pa lang, alam ko nabihag mo na ako at ang puso ko. Balambing na sabi ni Marcos kay AC, sabay lapit niya sa nobya. Kinuha niya ang box na hawak ni AC para kunin dito ang singsing na kanyang binili. At nang hawak na niya ito, walang pagdadalawang isip na lumuhod siya sa harapan ng babae. Marry me, love. Be my best friend. My partner. Be my life. Be my wife. Mahal na mahal kita. Ikaw lang, wala ng iba. So please, marry me. Naiiyak na sabi ni Marcos kay AC. Tumango naman si AC. Walang pagdadalawang isip na tumango siya bilang sagot kay Marcos. Oo, pakakasalan kita, Marcos. Mahal na mahal din kita. Pakakasalan kita. Sagot ni AC na dahilan ng palakpakan ng mga taong mahalaga sa kanila. Dahil sa sagot ni AC, agad na tumayo si Marcos mula sa kanyang pagkakaluhod. Sabay halik niya sa labi ni AC. I love you. Thank you, babe. I love you. Naluluhang sabi ni Marcos kay AC. Napangiti naman ang babae. Mahal na mahal din kita, architect. Maraming salamat. Sagot ni AC kay Marcos na dahilan ng pagtuluri ng luha ng kanilang pamilya na ngayon ay masayang nakatitig sa kanilang dalawa. Dahil sa wakas, nakuha na rin nila ang happy ending na inaasam nila noon pa.